Magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa Arco ng Los Baños, Laguna. So sa mga nagtataka siguro kung bakit hindi ako naka-jersey at saka nandito ako sa lugar na to dahil nga sa kahapon pumunta kami doon sa may yan sa may ito kasi yung boundary ng Laguna, Los Baños. Paglagpas mo kasi diyan, Kalamba, may resort diyan. Nandoon kami sa resort kasi meron kaming family outing. Then saktong-sakto nung pumunta diyan kami diyan kahapon. Gusto magpa-bike check si Idol, no? Hindi ko lang kasi magawa ng schedule kasi busy eh. So, nung pagka-outing namin dyan sa Kalamba, yun, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkita ulit ni Idol, no? So, ipa-bike check naman natin itong Rigid MTB ni Idol, Idol John Carpio, no? Yun, so, check natin ngayon yung specifications ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So, Idol John, no, before tayo mag-start, ha? Tanong mo na kita. Ito ba yung kauna-unahan mo na Rigid MTB? Opo, pero middle one bike na po ako na nakaraan noon. Nabenta po yun ng pandemic eh. Bali, sino yung mga ex mo? Yung mga ex mo eh, no? Bali, road bike po yun, tsaka isang XMTB na setup. Bali, ito pangatlong bike. Pero pangatlong first bike first Rigid. First Rigid MTB. Ano nangyari? Pwede pa mag-bike share sa amin kung bakit hindi kayo naging forever na mga yun. Wala pa eh. Nag-higpit po nun. Hindi na makapag-rides. Kaya napabenta na rin po. Nabenta mo na? Before pandemic. Tapos nung nag-pandemic, hindi ka na makapag-bike? Binenta ko na po. Binenta mo na. Tapos After pandemic. Ito na. Nagbuo po ulit ako pa. Nagbuo ka na. Rigid MTB na, ano? Bali, ano pala? Itong Rigid MTB mo, saan mo ba dala si ginagamit to? Bali, pang-ensayo po, tsaka mga pang-long ride po. Pwede ba ma-share sa amin kung saan ka nag-ensayo o yan long ride? Yan po, sa mga pagsanga, nagkaralan po. Nagkaralan Laguna. Pagano naman, ano yun? Ensayo, ano yun? Long ride na may kasama ng ensayo? Oo, yun po, tama po. Yun nga, kasi nga dito sa lugar na to, parang wala namang bike loop dito. Hindi ka tulad sa amin kasi merong Langreina o kaya Vermosa, no? Oo. Yan, so next question naman, Idol, bakit ka nag-update sa ganito nung nag-assemble na ulit ng MTB? Hindi ka nag-update sa road bike? Yeah po, malulugi po yung road bike sa amin, sobrang lubak ng daan. Okay. Opo, tsaka medyo mahal po yung maintenance ng road bike. More on practicality, tsaka ano, kasi nga mas versatile gamitin to, no? Eh yung ano naman yung XC suspension port mo, bakit pala di ka na naka-suspension port, naka-rigid ka na? Ang bigat po nun. Yung mga stack na, ilang kilo yun eh, no? Mga 3 kilo po yun. Kumbaga kakainin yung lakas mo during long ride, no? Ito kasi, parang suited sa lubak-lubak at saka kalsada, no? Wala akong sasang train yan eh. Tsaka low budget. Kasi yung mga gravel bike, naka-STI eh. Mahalang STI eh. Kaya ito talaga ang Simple pero dependable, no? Yan, sa yun yung reason and purpose sa kanyang Rigid MTB. Yan, muntik na ako na pang XC, no? Yun nga, ito yung reason and purpose siya dito. So mag-start na tayo dito sa XC Hardtail Mountain Bike Frame niya. So ngayon lang makakita ng brand ay 6 Strong, no? Ito ba talaga yung brand ito? Apo. Yan, 6 Strong Trinity. Apo. Yan, 6 Strong Trinity ng XC Hardtail Mountain Bike Frame. So ito, pag budget to, pagkalap po is aluminum 6061. Yan, nakalagay dito pag 27.5. Then, ano pala yung ano neto? Small, medium, large? Small po yan. Small? Small. Ano yung 16? Yung C-tube? Siguro po. 16? 16 po. O size small daw to or size 16. Then, ang head tube naman ito pang straight or non-tapered. Then, ano ba yung cable routing nito? Full internal, no? Opo. Yan, full internal cable routing. Then, pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 27.2mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman ito is post mount, no? Post mount po. Yan, post mount. So, next naman, ito kanyang MTB Rigid Fork. Di ko kaagad nakilala till na nakita ko to. Kasi yung Promen FK yung Promen kasi na brand may kulay dito eh. Promen FK 406 na 26 sir na hindi suspension corrected. So ito is aluminum 7005. Then yun nga, talakayan natin mamaya yung gulong nito, no? Tapos yung clearance. Then ilalagay ko na sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Then ang steerer tube na to, of course, is straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman ito is post mount. So next naman ito kanyang sa cockpit pala niya, no? Ito yung handlebar niya, Sunpid, no? Opo. Galing sa Sunpid na bike ba? Sunpid na built bike. Aluminum, 31.8mm ang diameter, 740, no? Opo. Yung lapad.
Then ito ay straight lang, no? Walang backslip. Straight na walang, straight, yeah, straight na walang backslip. So next naman ito kanyang grips, Audi grips, yan. Yan, malambot. At saka makapit naman, eh, no? Then next naman ito kanyang stem. Ito yung weight na aluminum. Ano to, eh? Ano to, 110? 110. Okay. Ang haba, -35. Yung -35 degree ang angle. So next naman ito kanyang integrated headset. Ito, ano ba dito sa dalawa? Mountain peak? Ah, mountain peak na seat bearings. Ano yung ano mo? Yung headset cap? Iba yung headset cap mo ba? Wrong gate. Pero talaga yung headset mo, mountain peak seat bearings. So next naman ito kanyang seat cap. Ito yung stock ng ano, no? Six strong. Aluminum. Quick release tight. 31.8mm ang diameter. So next naman ito kanyang seat post. Ito yung Myth na aluminum. Gano'ng kahaba ito, idol? 450 pa. Okay, no? Pangatlong brand na ito na may 400mm ang haba. Yung dalawa kasi CTTO at saka FMF XTR. So 27.2 yung taba. Setback na may single ball clamping system. So next naman ito kanyang saddle. Ito yung West Viking Sport na may butas sa gitna. Malambot at flexible. Steel railings. Ano yung feedback mo dito sa saddle mo, idol? Maganda po, pang long ride talaga. Sakto-sakto sa wet poop. Oh. At saka sa log. So maganda yung kanyang feedback dito, no? Yan, so next naman sa drivetrain setup na kanyang MTB. Yun nga, nakapambansang drivetrain setup pang 1x. So wala kayong makikita ng front shifter, front trailer at saka extra chain rings. Uy! Parang nanonostalgia ako. Ito yung kauna-unahan ko na shifter, eh. Ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung parang model nito, no? Non-series to, eh. Na 8-speed. Ito yung pang-mechanical, no? Rapid-fire combo shifter to, eh. Ayan. Ito yung mga nauna kong ano, eh. Nauna kong mga shifter noon nung di pa ako naka-disbrake. Nung naka-brake ako dati. Before na mag-disbrake ako, no? Ayan, so next naman. Ito kanyang MTB trunk. Ano to? Shimano Dior M5100, no? M5100. Yan, M5100. Na ang crank arm daw nito, nito is 175, no? 175. Halotech. Ano to, eh? Pag 2x. Ano to? 96 BCD para sa malaking ring. 64 BCD para sa grand ring na asymmetrical. Yan. So next naman ito kanyang 1x narrow wide na rounded na chain ring. Ito yung cords na 42T na 96 BCD na asymmetrical. So next naman ito kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Shimano M505, no? Yan, so next naman ito kanyang chain. Yung chain niya is Shimano IG51 ulit na 8-speed, no? Apo, 8-speed. Ito naman kasi sprocket mo, idol, ano brand ito? Segmit 1142 po. Yung 1142 na segmit, 8-speed, no? Yan. So next naman, ito kanyang rear derailleur. Ito yung Shimano Torni. Originally designed for 6 or 7 speed, no? Pero naka-tune up sa 8-speed. So naglagay ka ng goat link, no? Kasi nahihirapan dito, no? Hindi po kinakaya yung pinakamalaki. Hindi rin kinahiya, eh. Pero magkaka-issue ko niya sa chain line, eh. Pero magpapalit na rin po ako ng RD talaga. Ah, temporary lang to. Pwede ba may share sa amin kung ano i-upgrade mo in the future sa RD mo? Baka Diori po or Altus po. Na bago model po ngayon. Ay, Shimano Altus? Opo, yung malaki po yung pulley. Ah, malaki yung pulley. Pero kung ako tuturin mo, kung magkabadget ka na, mag Shimano Diori ka na. Oo nga po, eh. Para, yung kasi no? Parang nakadesign talaga yun sa mga malalaki sa racket, eh. Yan, so ito yung sa drivetrain setup na kanyang MTB. So mag-proceed naman tayo sa kanyang wheelset. So ito yung gulong niya, ito yung compass tire, no? Apo. 27.5 by 2.1. Yan, na exit tire. So tignan natin yung clearance, no? Kasi ito, 26er na promed na hindi suspension corrected, eh. Ayan, may makikita tayo clearance. May pagkano pala, no? May pagkakomang yung gulong mo. Natabingi. Dahil na po dito. Ayan nga. Dito naman sa taas na ito, mga 5mm clearance. Kaya naging 5mm clearance ito kasi dahil dito sa nubs, eh, no? Medyo worn out na. Pero kung bago yun, alanganin na yan. Sa ganda po yun. Alanganin na yan. Ilang PSI pala ito, idol? Nasa 30 po atay. Ah, mababa, no? Opo. Kasi pag ano yan, maximum PSI, baka mag-expand ano na po yan? Sa ganda pag-max. Ah,
Ito na yung ilang max PSI ba itong Compass Time? 60. Nasubukan mo na ba yung 60 PSI dito? Opo. Ano nangyari? Na dito. Yun nga, nag-expand nga yun, no? So hindi idea. Kumbaga, kung gusto nyo gumamit ng Compass Time na 2.1 na 27.5 dito sa 26 Pro Med, kailangan pang medyo putput dito. Opo. O kaya ano yung na, ano lang, mababa lang yung PSI. Mababa lang. Kaya yung sa vlog ko kasi nire-recommend ko talaga pinaka-safe ano eh. 2.0 o 1.95 na slick tire para kahit na maximum PSI meron pa rin 4-5mm na minimum clearance. Yeah, so ito yung sa gulong niya, no? Next naman, balik tayo dito sa rear wheel niya. Itong ano po, rims mo stock ng 6 strong, no? Stock lang po. Aluminum double wall 32. 32 wheels. Yan. Tapos stock to na yung smoke sniffers mo stock ng 6 strong. Yeah, so ito next naman, ito kanyang MTB hubs. Ganun yung pambansang ano? Ito ulit yung pambansang MTB hubs. Ang dami ko na budget na ganito yung hubs eh. Speed 1 Soldier. 6 poles po. 6 poles po. Kasi type of free body, seal bearings. Check natin tunog na ito idol kapag naka free wheel. Yung kamay mo, usawasayad ha. Guys, so yan yung tulog ng Speed 1 Soldier MTB hubs kapag naka-free wheel. Dalasa lang sa kanyang brake set. Yun nga, itong combo shifter. Nandito rin kasi yung brake lever nito eh. Na Shimano non-series. Mechanical to eh. Mechanical braking system cables ang ginagamit. And dalasa lang sa kanyang disc brake rotors. Aerowick, no? Aerowick. Yan, Aerowick AD160. Na yun nga 160mm ang diameter harap at saka likuran. Parehas na floating naman to, floating and voltage disc brake rotors. So idol dyan, magkano yung ano, total estimated cost nito sa bike mo ngayon? Baka nasa 25,000 pa to 30,000. Okay, yun yung presyo mo, no? Suggest ko lang idol, kasi bukod pala dito sa ano, iba pala yung preno mo dito. Ano nga pala yung brand nito? Unbranded din. Unbranded naman to sa harap niya, nakalimutan ko. Pagkaiba pala. balik, ano, suggest ko lang ha, kung magka-budget ka, unahin mo yung ano, unahin mo mag-upgrade dun sa braking system. Yung mga Shimano MT-201, Shimano MT-200, kasi ano, para mas ano, safe tayo, no? Kasi nga, sa experience ko, mas magaganda talaga. Hydraulic, poly-hydraulic. Yun na nga po tumingan. Yun, siguro, ano, palitan mo to ng, ano, ng budget na Shimano na hydraulic brakes o shifter. Kahit na ano lang, stick ka ba sa 8 feet? Mag-stick ka ba sa 8 feet? Yun, ano? Okay. Shimano Altus, okay na yun. Opo. Labo po kasi budget sa Diori. Oo, Shimano Altus muna. No? Yun nga, sa RD mo pala. Hindi pala pwede yung Diori kasi ano yun, no? 11 speed, ano? 10-11 speed pala yun, ano, sa Diori, no? Wala po. Kaya pala sinabi mo kanina, Shimano Altus, no? Ayan. Yan yung mga suggested ko siguro, tsaka yung drivetrain, medyo ano, sa chain yan, ganyan. Yan guys, ito nga yung 6 Strong Trinity, rigid MTB, ni Idol John Carpio. Yeah guys, no, na-bicheck na natin itong 6 Strong Trinity Rigid MTB ni Idol John Carpio. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. Kaya na lang mag-shoutout ka na. Yun. Shoutout po sa mga tropa ko dyan. Kala Kuya Ivan, tsaka kala Kuya Mike. Shoutout sa inyo, ride safe palagi. Oh, alam ko kasi Idol dapat meron kang kasama, no? Kinulugan ka, na-sleep well ka, no? Hindi po gumising. Baka nag-long ride na yun sa panaginip. Kaya ka lang mag-isa. Yeah, salamat para sa aking putaran. Yeah guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Mag-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yeah guys, maraming salamat sa inyo. And ride safe po sa inyo.